explore the wonders of the home of the biggest beach festival with the Pearl of Sarangani 2018. Frenzy Dion Escalada, Miss Millennial Sarangani 2019. Escalada mula sa probinsya ng Nakakabighani, Sarangani. Hello, hi, Frenzy. Hello po. Si Frenzy, nasa college ka na, 'di ba, Frenzy? Opo, opo. Graduating. Anong course mo? Accountancy po. Wow. Ang daming nagkukuha ng ano ngayon, accounting. Eh, so kasi, magaling ka sa ano? Nakakatakot ma-BIR. Hindi, actually. Magaling ka sa analysis. Opo. Kasi and hindi na. Siya talaga ano opo, eh. Opo, yun po hindi yung siya math. Common okay. Misconception po sa accountancy is more math pero hindi po talaga. Diba? Opo. So tama ako. Yes. Wow. Accounting din ako eh. Ah, ganun ba? Eh bakit tinawag na home of the biggest beach festival ang Sarangani Frenzy? Kasi meron po kaming tinatawag na SAR Bay Fest which stands for Sarangani Bay Festival at 3-day event po ito at grabe po talaga ang tao na pumupunta sa event na po ito. Like, last year, 150,000 tourists. Ngayon po, tumaas, 160,000 po. So, ang laking event po talaga nito. Wow. Kailan sobrang, ginaganap yan? Every May po. Every summer, sobrang dami. Dinadayo po talaga. Ang ganda rin ng beach. At maliban opo. Dyan, tinatawag rin daw na Boracay of the South. Ang opo. Sarangani, super, tama ba? Kasi ang aming White Sand Beach is 3 kilometers po yun. So, sobrang haba at sobrang dami ng beach resort po doon. White sand po yun. Sobrang ganda po. Mala ano din ba? Mala opo, harina powdery. Din. Opo, super. Grabe. O kailangan protektahan niya yes, na. Yes. Para mapanatili ang kanyang beauty. O sige. Ah, Frenzy, itour mo naman kami sa Sarangani. Ano pa ba ang pwedeng ma-experience namin dyan? So mga Dapper Cats, handa na ba kayong maliskubre ang aming probinsya? Tara, pasyal ko kayo. Welcome to Sarangani Province! Alam niyo ba ang hindi lang paragliding capital of the Philippines at home of the biggest beach festival ng bansa ang Sarangani? Marami pa kaming ipinagmamalaki dito sa aming probinsya. Ali, ubanin ko ninyo kaya pakita na ako ang kanindot sa among probinsya. Let's do this! Guys, kilalanin natin ang nag-iisang national living treasure na Sarangani na si Bay Estilita Tumandan Bantilan. Siya ay naghahabi gamit ang natural na kulay ng dahon ng rumblon. Lamlunay is a Diboli word which means paradise. At dito matatagpuan ang premier coral reefs ng Sarangani Bay. Pagdating sa pagkain, hindi rin kami magpapahuli. Dito sikat ang Muslim delicacy na tinagtag. Welcome you all to Belimax Tumbang Point! Woo! Let's go! Isa sa patok na beach dito sa amin ay ang Belimax Tumbang Point na matatagpuan dito sa bayan ng Glan. Sa Pawikan Hatchery, pinararami at inaalagaan ang mga sea turtles bago sila pakawalan sa dagat. Ingat! Padaghan mo! Balik-balik! Ah! Tunay nga na Sarangani rhymes with beauty dahil sa adventures ito sobrang dami. I am Frenzy Dion Escalada, your Miss Millennial Sarangani 2019. Ano, exciting yung mga beach ng Sarangani. Parang exciting din yung ano, yung nakita namin ni Luan, yung Pawikan Hatching. Yes. Opo. Isa po yun sa paraan namin para mapangalagaan ang aming karagatan. At syempre po, kasi ang, di ba,
ang turtles po ngayon is malapit na po silang maubos. Kaya yun, pinapadami po namin sila at nire-release po sa dagat. Saan yun nagaganap? Sa Maitum po, isang munisipyo po sa Sarangani. Tapos po. All year round, meron ganun. Talagang inaalagaan nga nila talaga. Opo, tapos yung Belmar Beach, yun yung sinasabi mong 3 kilometer ay, hindi po, iba po yan. Ng... Kasi yan po, kailangan pong mag... tumakay ng boat. Ah. Iba pa po yan na resort doon sa... Doon sa 3 kilometers, iba po yan. Ah, so maraming choices. Super. Bakit naging paragliding capital of the Philippines? Because siya? Po, we have 300 flyable days a year. So, bale, pwede pong every day magpa-fly, pwede po. So, bihira ang masamang panahon sa inyo. 365 days lang tayo. Ang saya. So, yung 300, pwede tayo mag-beach all year. Maraming araw. Yun ang maganda doon. Ano-ano pa ba mga pwedeng puntahan or mga activities bukod doon sa mga the paragliding, kinuwento na natin? Side po sa paragliding, sa beaches namin, marami, meron po kaming water tubing po. Yun po, isa adventure din po yun. Parang water sa tubing. River po, sasakay kayo sa salvavida. Okay. Tapos parang mataas din yung river na iko-cross nyo. Sobrang saya din po noon. At marami pa pong iba po. River. Nakita ko rin kanina, nag-dive ka ba? Opo. Ayun, pwede rin yun. Snorkeling pwede po doon. Kasi ang ganda at ang clear po talaga ng kahit mag-snorkel ka lang, makikita mo na yung super, iba't-ibang klase. Super po. Ang linis-linis po ng aming mga beaches doon. Frenzy, paano kung ano, on a budget ang isang bisita? Ano-ano yung pwede niyang magawa na hindi naman gaanong kamahalan? Hindi masasaktan ng bulsa. Meron po naman. Meron naman po. Meron. From Jensan po, terminal, sasakay po ng van papuntang Glan. 140 pesos lang po yung pamasahe. Okay. Pagdating po sa Glan, babayad lang po tayo ng 50 pesos sa tricycle okay. Para sa Glan Heritage Tour. Okay. Glan Heritage Tour naman is makikita natin dito yung mga bahay at mga puno na 100 years old na po. Wow. Because Glan is the oldest municipality in Sokcergen. Okay. Kaya yun, at mga bahay po doon, super ganda po, super vintage. Kasi po, tinayo po ito 1920s pa po. Wow. So parang tricycle na tour na ba yun? Po, yung 50 pesos po. Wow. So after nyo po mag-heritage tour, pwede po tayong kumain sa Sweets Bank Shop. Ito lang po ang only DOT accredited na shop sa Sarangani. At ang pinakapatok po dito ay ang Sikwate and Puto. Ano yung Sikwate? Yun, native chocolate drink po, gawang tableya. Pesos. Parang ganyan. Ito, tableya, gawa sa tableya. 150 pesos po yun. At marami pa pong mabibiling pasalubong doon sa center na yun. And after doon, sasakay na naman tayo ng tricycle papunta sa Isla Jardin del Mar. 50 pesos naman po ang bayad doon. Ulit. Ano naman meron doon? 50 din po yung entrance. At doon po yun, sinasabi ko, hineheld yung biggest beach festival. Oh. Super Instagram worthy po ng lugar. So, pwede kayong mag-take ng pictures and ipopost sa social media nyo. And ang lunch po doon is 200. Marami na po yun. Seafoods, ganon. Wow. 200? 200 po, 200. Busog na busog ka na noon. Opo. Tapos after nyo po mag-swimming, pwede na po lumipat na naman sa ibang beach. Okay. So, from Isla Jardin, pupunta po tayo ng... Ano yan? Doon sa island. Opo, King Kim's. Yun po. Iba naman yun. King Kim's Beach Resort. 140 po yung pamasahe. Pagdating doon po, 20 lang po yung buko juice. Tapos, ang entrance fee is 50. Okay. Tapos, kung gusto nyong mag-tent, pwede naman po. Pero meron naman pong cottages for 500. Okay. Para mas convenient. Opo. Pag may kasama kang double cards. Opo. Tapos, 200 pa rin po yung seafood dinner. Okay. So, nag-overnight na. Pagkabukas po, day 2 ng inyong tour, pwede pong pumunta sa, yun po, yung pupunta ng island. Opo. O, magkano yun? 100 pesos lang po yung boat ride papunta doon. Per person. Okay. Doon isolated cave yun po. Parang ganda po talaga tingnan sa pictures. Caves plus ideal to sa snorkeling, swimming. Mm. And after nun, kung gusto nyo na umuwi, pupunta na naman sa terminal for 50 pesos lang papamasahe. Tapos pagdating doon, meron po mga karinderya palibot doon sa aming terminal. Na masarap din kainan. Opo, marami din po. Tapos, for 100, dami nyo na po makakakain po. Ay, so, magkano na nagastos natin? Parang naka 1,000. 2,000 po, exact. Pwede na? Exact 2,000 po yun. Lahat ng sinabi ko, 2,000. Two days. Two days. So, tapos 1,000 overnight. Opo. Doon ka na matutulog. Ang dami maraming na nangyari. Maraming seafoods.
O, dapat ano, yung mga turistang plano pumuntang Sarangani, i-note down nyo to. Yes, super affordable, guys. So, visit Sarangani. Tama. O, explain mo naman yung mga pasalubong na dinala mo sa amin ngayong araw. Ito yata yung nakita natin ito, kanina. Ito, buwag tinagtag. Ito po yung ginawa namin kanina sa video. Ano? So, gawa siya sa ano talaga? Sa ground rice po. At ang tinagtag po, galing po sa word na tagtag, which means tapping. Yung kinatap po kinatap, ang tap siya. Yung nakita niyo po sa video. Opo. Tapos ito po, special to kasi hinahanda na to ng mga Muslim sa special occasions. So, okay. Dessert siya. Opo, opo. Matamis. Opo. May sesame seed. Tapos, meron din kayong sinama. Opo, kasi marami pong sili sa Sarangani. Ah. Kaya ang mga tao doon mahilig po sa maanghang. Kaya meron kami nito. At meron din kaming, ito po, isa sa ipinagmamalaki namin kasi ine-export po ito. Oh. Kahit saan po ito sa Pilipinas. O, syempre sa kanila galing yung Sarangani. Opo, sa amin talaga. Yes. So, may dalawang flavor po siya, regular and spicy. At mura lang po, 140 lang po itong ganito. Tapos ang yung malaki, 220. Masarap po. Yung malaki na siya. Sarap niyan. At may spicy kasi nga maraming sili doon. Ito naman, bukayo. Po. Because clan po, isang munisipyo sa amin, one of the biggest producer of coconut sa Philippines. Kaya puso po talaga sa amin ang bukayo. Bukayo. Opo, puro dessert po ang mga bet ng mga taga-Sarangani. Oo, parang ito din, si Salvaro. Galing din po to sa buko. Lahat po coconut talaga. Coconut din. Masarap din to, nilagay mo ng coco jam. I-partner din po sa kape, ganon. Yes. At meron din silang version nila ng banana chips. Yes, banana chips. Puro po talaga, yung mga produkto namin galing po sa aming mga natural resources, puro mga nakatanim lang, ganon po. Ayos. Thank you very much, Frenzy, for touring us around Sarangani. Yeah. And for the pasalubong. I-follow na lamang si Miss Millennial Sarangani sa kanyang social media accounts for more updates sa kanyang probinsya. Again, maraming salamat, Miss Millennial Sarangani, Frenzy Escalada. We have some flowers for you. Baby boy from Jensen. Opo, kailangan ko nagpisa dati pa. Sikat yan. Opo, sikat ka pala doon eh. Ikaw ba nakapunta ka na ng Sarangani?